isa po akong seaman. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po kung paano mag-apply bilang isang seaman para sa mga baguhan o wala pa sa mga wala pang experience na mga kabaro natin o ka-graduate lang. Ito lang maipapain ko tsaka yung ibibigay kong tips para sa inyo. Dapat pag nag-apply ka bilang isang seaman, dapat naka patayin ka kung katiti man yung applyan mo, naka white upper kasi naka black ka ng pantalon tsaka naka black shoes, medyo snappy yung medyo ano yung talaga yung gupit mo, naka kadet hairstyle, alam mo naman yung gupit natin, medyo malinis ka tingnan. Kung isa ka namang ano, graduate ka ng HRM or may experience kang trabaho sa mga hotel, ganyan, gusto mo maging isang misman o kaya gusto mong magtrabaho sa cruise ship, dapat naka formal attire ka, yung office attire tsaka neat ka tingnan. Doon naman tayo, pabalik naman tayo sa mga kadete, kasi yung ibang mga kadete syempre nagtatanong, Wilmar, paano ba yung mag-apply bilang isang kadete? Kasi may mga qualification yan nga. Mga qualification yung mga company. Dapat makapasa ka sa exam kung ano yung papa-exam nila. Kung kailangan talaga nila ng kadete. Kasi ngayon, marami mga graduate na rin. Iba't ibang school. Tsaka may mga backer din. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, ang uso talaga backer system, alam mo naman yun. Kahit saan naman tayo sa society natin, kahit hindi matalino o basta may backer, pasok pa, huling ka. Talagang tiyagaan lang din para sa mga kadet natin dyan na wala pang mga experience. Huwag lang kayong magsasawa basta kung kompleto yung papilis nyo, yung papers nyo, kompleto yung mga trainings, passports, UMASPOC, PT, PCRB, MARPOL, yung mga mandatory trainings na kailangan talaga ng company. Yung may mga cadetship program, papangalanan ko na para at least alam nyo na kung saan kayo pupunta at saka hindi na kayo maliligaw o magpupunta-punta pa kayo sa kung ano-ano na mga company. O may ano din tayo sa POA, may ano ka pala tayo, may list pala tayo ng mga agencies, pwede kayong humingi sa POA ng list ng mga company. Andun niya nandun, makikita na yung mga list ng mga company or mag-search kayo sa internet. O kaya doon makikita niyo na yung mga ordin sa Siemens website. Yun. Saka yung may mga ano yun, pero may mga hiring din ng mga kadete. Yun yung mga may experience naman dyan ng mga kadete. Gaya ng mga kadet, engine kadet, may experience center island. Ayun, pwede kayong, marami kayong choices. Pwede kayong mag-cruise ship. Pwede kaya punta ko siya maging general purpose. Stepping stone lang. Tsaka yun talaga, mabilis. Basta ano ka lang yung makapunta nyo sa magsaysay na yun na ngailangan din pala yan mga, ano, yung mga cruise ship talaga. Sa PTC, yan. Mangailangan na mga general purpose ang apply mo dun. Ayun, para ito tip ko lang to sa inyo ha, para at least may ano kayo, may nalaman o alam nyo, tsaka alam mo naman kasi ako may experience na ako na mag-apply kung paano yung starte, paano ang stepping stone, kasi ako galing din ako ng cruise line, cruise line yung pinanggalingan ko. Yun talaga, kasi ang cruise ship talaga, mas madami talaga ang crew. Kailangan kasi minsan ng pang crew dyan, iba-ibang mga position dyan, hindi gaya ng mga cargo na 32 lang ang crew, ganyan, kunti lang, minsan 19, depende sa cruise lines. Pag sa cruise ship, madami, may sa technical, madami, abot kayo ng mga
50 megit, iba't ibang posisyon kasi yung mga weather sa mga ratings doon, umabit minsan ng 20, ganyan. Talagang may opportunity ka talaga doon, nandun yung stepping stone mo. Para man sa mga graduate natin, mga charema yun, dami kayong opportunity. Then, dami kayong, ano, pwede kayong mag-utility, utility gani, kaya junior waitress, junior waiter, waiter, o cabin steward, ayun. So, may mga experience dyan din sa hotel. Saka may mga naman sila, may mga training din sila na dapat kuhanin mo din, kagaya ng ano, ng sa TISDA. Kung may housekeeping ka man, na ano, o may experience ka ng 2 taon, ayun, pasok ka dun sa cruise ship. Yung talaga basta yung dip ko talaga naka ano ka talaga pa formal attire ka kasi ngayon mga online na rin ngayon yung mga pang-apply natin ngayon, karamihan talaga yan kasi ako na ibot ko na rin tong mga sa mga shipping company, alam ko lang ano sa lahat kung anong diskarte, ano ba yung ganda. Basta huwag kailan magsasawa. Pag sinabihan kayong tatawagan na lang kayo, ibig sabihin nun, hindi kayo na-entertain. Huwag na kayong umasaga. No? Pero kung bigyan kayo ng opportunity, examine kayo sa mga kadisi natin dyan. Ayun, may opportunity talaga kayo. Ibig sabihin nun na kailangan sila ng kadit. Sabihin na tatawagan na lang o saan tayo mo pa, huwag ka nang umasa. Dapat apply ka lang ng apply. Ayun, dapat huwag kayong mawala ng pag-asa tsaka manalangin kayo din sa payon tsaka ano, salamat sa Diyos kasi yung karyer natin naka andyan yan sa kanya na siyang bigay sa atin ng guidance kasi nga sa mga sa niya sa Jeremiah 29 verse 11, siya talaga nakakabigay sa atin ng magandang kinabukasan, siya na talaga ang Diyos, siya na nakakalim na lahat yung bukasan natin yung ano niya, a bitter picture para sa atin yun lang, sige ingat kayo basta wala kayo masasawa kung magagay yun, yun lang tip ko sa inyo lahat. God bless.